Magandang hapon po. Ang ating susunod na hurado ay isa naman sa konsihal ng bayan ng Angono. Palakpakan po natin si kagalang-galang Jennifer Chamson. Ang susunod naman po nating hurado ay isa sa manager ng Jollibee Binangonan. Palakpakan po natin si Ginoong Sandy Santilises. Ang susunod nating hurado ay isa rin sa mga konsihal ng bayan ng Angono. Palakpakan po natin si kagalang-galang Joan Espino Saginsin. At ang ating huling hurado ngayong hapon, ang panganay na anak ng ating Mayor Boyd Inares, walang iba kundi si Ginoong Carlos Ryan Inares. Sila po ang mahihirapan sa pagpili ng ating Ginoo at binibining sunduan dahil lahat po sila talaga namang wala tayong itulak kabigin dahil napakagaganda, napakagwapo at napakaganda ng kanilang mga kasuotan. Oo, at ngayon pa lang ay kinocongratulate at binabati natin silang lahat dahil hindi po napakabihira po ang mga makasali sa sunduan. Ayan, so maraming salamat sa ating mga kabataang sumali at lumahok sa ating Ginoo at binibining sunduan 2014. At syempre friendship, MJ, para po sa pangwakas na panalilita, gusto ko pong tawagin si Konsehal Reynaldo Punelas. Palakpakan po natin. Maraming salamat, MJ at Georgie. Oh, may isa akong tagapalaro na. Salamat. Sa inyo po lahat, isang magandang hapon po. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Mukhang inaantok na tayo, ah. Siyempre po, nagpapasalamat tayo sa ating punong bayan, Mayor Boyd Inares, sa patuloy niyang pagtataguyod ng sining at kultura dito sa ating bayan ng Binangonan. Ang sunduan po, isang bahagi lamang na mga programang may kaugnayan nga po sa sining, katulad po ng binalayan, ng mga giwang-giwang at waswas at kung ano pa, na talagang may pagmamalaki natin sa ating bayan ng Binangonan lamang. Gayun din po sa ating Vice Mayor, Ray de la Cuesta, sa po ng sanggunian bayan ng Binangonan members, sa lahat po ng mga kapitan, sa lahat po ng naririto ngayon, sa mga senior citizen na nakita ko pong sumasayo kanina, talaga sana umabot ako sa kanyang edad. Sa ating pong mga hurado at sa mga kumakatawan para maging matagumpay ang programang ito, ang tatlo po natin Power Pop Gays sa pangunguna po ni Aya, si Georgie at saka po si MJ. Sana po ay patuloy natin subaybayan ang lahat po ng mga programang may kaugnayan sa sining at kultura at sa lahat po ng pagsasalita ko, lagi ko pong sinasabi sa inyo na ang sining at kultura ay siyang kaluluwa na isang bayan. At sana sa mga susunod pang pagdiriwang na katulad nito, ay patuloy natin itong suportahan. Sa inyo pong lahat, hanggang sa muli po, magandang hapon at maraming salamat. Maraming salamat po, Konsehal Ray Punelas. At syempre, ang bagong tawag niya sa ating tatlo dito ay ang Power Pop Gays. Gusto ko yun. At syempre po, ina-announce natin, friendship, correct, na meron po tayong fireworks maya-maya lang. Yan po ay handog sa atin ng ating Mayor Boyd Inares. At syempre, gusto ko lamang po magbigay ng isang magandang balita. Opo, tulad po, kung kanina po nakasama natin yung ating mga Binangonan Talent Search Grand Finalist, syempre, ang ating nagkampyon na si binibining Grace Alade ay abangan nyo po siya sa kanyang pagsali sa The Voice of the Philippines. Hindi mo po namin pwedeng sabihin yung total na tamang-tamang eksakto kung saan po siya dahil medyo confidential po yun. Gusto lamang po namin ipaalam na talaga mga taga-Binangonan ay napakatalento, magaganda at isa po yung produkto dito po sa Binangonan Talent Search sa pamumunong po ni Mayor Boyd Inares. Palakpakan po natin si Mayor. Ayan. Sana po, kung di ko nagkakamali, ang pagsisimula ng The Voice of the Philippines ay May 24. Tutukan nyo po ang kanila mga blind audition. Ayan. Yes, at isa dyan si Grace. Ayan. At kung saan nga ba siya o mapipili nga ba siya? Oo. Kung kaninong team siya.
Pero ang pagkaka-text po sa amin ay three chair turner siya. So yung tatlong judges, Sarah Jeronimo, Bamboo, and Leia Salonga ay talagang humarap sa kanya. At pagharap, tingnan natin kung ano ang reaksyon ng tatlo na nakita niya si Grace. Baka pagharap, tumalikot ulit eh. Pwede naman yung ganun eh. Pero napakaganda kasi ng boses niya, partner. Ayan, isa po yung produkto ng Pinoy. Sana po supportahan natin si Binibining Grace Alades sa The Voice of the Philippines. At MJ, binanggit mo ang mga kagandahan ng boses. Kaya naman ipapasok ko sa inyo para ipakita muli kung gano'ng nga ba kagaling ang mga taga-Binangonan pagdating sa pag-awit. Kaya naman tinatawagan po muli natin si Ginoong Dairon Javier. Palakpakan po natin siya. Ang pangarap ko ay makakamdam.